Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon po, ituturo ko naman po yung simpleng pagluto ng tinulang manok. Ito po ang kanyang mga ingredients, prepare ko na rin po as usual kasi po para mabilis po ang ano pagproseso ng pagluluto, guys. Nandito po yung ingredients. Ito po yung buong manok. Yan. Chinap ko na rin po yan. Hiniwa-hiwa ko na rin po siya. Then, meron po tayong papaya. Yan, hiniwa ko na rin po yung papaya natin. Tapos, nandito po yung mga sangkap niya. Meron po tayong sili. Hindi po mawawala yung sili para pampatanggal po ng lansa. Meron po tayong bawang, ginger, and onion po. Lahat po yan, pre-repair ko na po para mabilis po yung pagluluto ng aking tinolang manok po. Yan na po guys, start na po tayo. Yan po guys, prepare ko na po yung pot na lulutuan natin para mabilis po siya. Yan, binuksan ko na po yung ilaw. Patuyuan po natin po siya ulit kasi meron po siyang tubig na ano hanggang matuyo po siya. Yan, wala na po yung tubig niya. Maglalagay na po ako ng oil. Yan po. Hintayin po natin uminit. Yan, mainit na po yung pot. Saka yung oil. Ilagay ko na po yung bawang. Yan po. Mas masarap po kasi yung tinola. Ito, igigisa po muna siya sa mga sangkap. Yan, ito po yung bawang. Hintayin ko po muna siya na mag-brown. Mag-brown kunti, maging golden color. Then, add ko po yung sibuyas, yung onion. Yan, nakikita niyo po, nagbabrown po siya. Yan. Then after that, i-add ko na rin po yung ano, luya, yung ginger. Igisa po natin siya ng maayos guys para ano, maganda po yung kinalabasan ng ating tinola. Simpleng tinola lang po yan sa araw-araw po na ano. Kumakain po tayo, kailangan po. Magluluto po tayo ng ano, pagkain na fresh, hindi yung puro bili na lang po sa labas. Yan po guys. Yan, okay na po. Pwede na po nating ilagay yung manok. Simpleng tinola lang po ito guys. Kaya papaya lang po yung halo. Yan, igigisa ko po natin yung manok para hindi po siya malansa. Isote natin siya para ano. Maging masarap pong kinalabasan ng ating tinolang manok. Ayan guys, pagkatapos natin isote yung manok, takpan po na natin muna siya after ano, 1 minute. Ayan po guys, natapos na po yung 1 minuto natin kanina. Other saute po ulit siya. I-mix ko lang po siya konti. Kasi nagtubig po siya guys. So, kailangan ko po ito medyo magtuyo konti yung ano, yung chicken para po bago ako maglagay ng sabaw. Ayan po. Then, mag-add na po pala ako ng ano, ng black pepper po, yung powder black pepper. I-add ko na rin po siya. Ayan po. Mas masarap po para sa akin na mas medyo mas marami po yung black pepper guys kasi medyo maangha-angha. Ayan po. I-mix po natin ulit para
mahalo po yung black pepper sa chicken. Yan po. Nagtubig po yung ano kanina, yung chicken. So, kailangan ko po medyo patuyuan siya konti bago po ako maghalo, maglagay po ng water mamaya. Yung boiled water na rin po yung ilalagay ko para mabilis po. Ayan po guys, sarado po natin ulit other 1 minute. Guys, ngayon maglalagay na rin po ako ng salt guys para po maglasa po yung karne ng manok. Hindi naman po siya masyadong marami guys para lang po lalasa siya habang sinosote po natin. Lalasa po yung chicken. Papasok po yung kanyang lasa sa loob ng karne. Yan po. Nilagyan ko na po siya ng asin konti. Yan, parang ang sarap na ng itsura niya ng aking pinorang manok. Ayan po guys, nasote na po siya ng maayos. Lagay na po ako ng tubig. Mag-a-add na po ako ng water po, yung boiled water. Para maluto na po yung manok. Yan, na-boiled na po yan siya. Yan. Napakasimple po yan, guys. Kung nagmamadali po kayo, ganyan lang po yung pagproseso ng tinolang manok para mabilis po ang maluto, masustansya, masarap, at hindi po malangsang kinalabasan. Yan po, guys. Tapos, i-add ko na rin po yung sili. Yan, favorite ko po yung sili. Kaya kailangan lahat po ng mga niluluto ko may sili. Ewan ko ba? Hindi ko kumpleto yung niluluto ko pag hindi ko po ina-add ng sili. Yan po guys, takpan po natin ng other 2 minutes. Yung 2 minutes, kumukulo po siya ng maayos. Ayan po. I-add ko na po yung papaya kasi medyo matigas po kasi yung papaya. Ayan po yung isang buong platong papaya. Yan, napakasimple po ng ating recipe ngayon pero napakasustansya. Ayan po. Nailagay ko na po yung papaya. Then, hintayin na lang po natin itong maluto. Wait for other 3 minutes kasi pakuloyin po natin siya ulit para maluto po yung papaya. Ayan po guys, takpan po natin ulit. Then after that, prepare na po yan siya. Ayan. Ayan po guys, tapos na po yung 3 minutes. I-check po natin ulit ang ating tinolang manok. Ayan po. Titikman po natin kung tama na po yung lasa. Medyo po matabang konti. So, mag-a-add po ako ng salt to taste again. Ayan po. Yan lang po yung mga yan lang po yung mga nilalagay ko sa aking tinola kasi napakasimple lang po yan, guys. Ayan po siya. Wala pong masyadong halo kasi yan lang. Simpleng-simpleng tinolang manok. Ayan, okay na po siya. Tingnan natin po yung papaya. Luto na rin po. Yan, medyo okay na po yung papaya. So, takpan po natin ulit ng other 1 minute. So, para maging okay na po yung ating tinolang manok. Ayan, luto na po yung ating tinolang manok, guys. Okay na po. Ayan po. Luto na po siya. Papatayin po na natin ang ating pat, ang apoy. Yan, ready to eat na po. Ayan na po guys. Naluto na po ang aking simpleng tinolang manok. Ayan, ready na po sa kainan. Ayan po. Simpleng-simple lang po talaga ang aking tinola. So guys, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po nagustuhan yung aking binahagi na pagluluto na simpleng paraan ng pagluto ng tinolang manok. Sana po nagustuhan nyo guys. Hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po masubaybayan nyo po ulit kung mayroon naman po akong iba vlog na other recipe. Yan po guys, marami pong salamat. And thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Nelly Torma. Salamat po guys. Bye! And have a good day! We'll be right back.